never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Guys, sa mga nandito sa Taiwan, sa Chinese, sa mga nandevelop ng mundo. Happy New Year po, Chinese New Year po ngayon. 9 days po kaming walang pasok. Ito, kapag content ulit, mag-rides tayo ulit guys. Samahan nyo ako guys. Punta tayo kahit saan ngayon, araw na to. Hanggang saan tayo hapunin. Sana guys, samahan nyo ako hanggang mamaya ha. Guys, pakita ko sa inyo pala yung palengke. Palengke namin dito sa Taiwan. Ganyan, parang Pilipinas din. Ayan guys, parang Pilipinas din. Sa dami ng tao. Dito kami namin hindi guys. Pag Sabado ng umaga. Puro matrodeta guys. Ayan, matrodeta. Dito tayo nakapadaan guys. Sa traffic tayo. Music ka ng mga isda. Isda guys, isda. Ota. Para Pilipinas ng music guys. Sa bangketa lang din yung mga nagsiginda. Hindi pa kami namimili pagka palengke days. Grabe, daming sobrang motor dito. Mali ako ng daan guys, napunta ako sa traffic. Ayan guys, ito naman yung ano nila, simbahan. Ayan guys, simbahan nila yan. Mga tawag nila dyan, paypayan, paypay. Pag sinabi yung paypay, simbahan. Malapit lang yan sa akin guys. Malapit lang sa yung palengke. Hindi na tayo dyan papasok guys. Parang bawal yata, ako nyan eh, no entry yata. Bawal yata naman. Dito na lang tayo. Hey guys. Hey guys, may kababayan tayo dito. Ay, di mahaba po. Kababayan! Oh, solo rides na. Yeah, salamat. Ayan, tayo. Parang gusto kong tumaya guys ng loto. Kaya alam, hindi ko alam kung parang tumaya ng loto guys. Itestingin natin. A few moments later. Guys, ito nakasaya na tayo ng loto. Hindi na tayo guys, nakataya na ako ng loto. Kasi guys ah. Lang guys, mag-rides tayo pala ulit, hindi pala ako uuwi. Bye-bye. So ayun guys, siyempre medyo maraming sakin yan, kailangan natin mag-iingat. Ayun, baka mapuntahan natin dun yung tropa natin. Punta tayo guys ng Chime Museum. Pakita ko sa inyo yung ambience ng Chime Museum, parang nasa ibang bansa ka talaga. Park siya, park. Try natin puntahan yung kaibigan natin doon, try natin mag-guide. Tayo makikikain, sakala natin ang mukha natin kasi medyo tanghali na din eh, lastis eh. Try natin siyang bulabugin din sa kanila. Ayan. So medyo hindi ko pa alam yung daan, kaya gugugil pa natin. Sana wala siyang ginagawa para masamahan niya tayo sa kahit mamaya. Medyo matagal-tagal ang bakasyon namin guys eh. Simula kami ng Saturday. Tapos Monday ulit. Ang pasok namin, bali 9 days ang bakasyon namin guys.
dahil sa celebration nila ng Chinese New Year. Ngayon yata, bakasyon yata sa atin ngayon, Monday. February 1. Wala kang pasok sa Pilipinas kasi Chinese New Year. Na-celebrate din ng Pilipinas ang Chinese New Year. Happy holiday guys nga pala sa inyo lahat. Well guys, mamaya lang update ko na kayo ulit. Well guys, makita nyo naman yung daan dito guys, oh. Sobrang lawak. 6 lane. Bali 3 lane yung pupunta doon, tapos pabalik 3 lanes. Ang lawak niya, tapos yung sariling bike lane ng Taiwan, oh. Tignan nyo. Yung bike lane niya parang kasya na yung kotse. Ang lawak ng mga bike lane niya. Yung mukha sa atin pag may bike lane. Kuhanin yan. Tawag dito. Pinagpa-parking ng mga sakyan. Ngayon dito hindi. Kasi sila pwede talaga mag-parking dyan sa bike lane. Ayun na bike. Tao huli sila dyan pag nag-parking sila dyan. Exclusive lang yan para sa mga bike. Saka sa mga motor. Tira nyo naman ang lawak. Gaya sa Pilipinas, bike lane na, parking lot pa. Saka dito guys, makikita nyo kahit walang nagdadaan, may stoplight talaga yan. Kaya mukha sa atin na pag ganyan ang walang dadaan, pasok na yung mga tao, yung mga sasakyan. Pag walang kasalubong. Dito kahit walang nagdadaan, hindi ka pwedeng hindi hinto. Talaga susunod ka sa batas trapiko. Importante yan, sumunod ka sa batas trapiko para iwas ka, iwas aksidente ka. Saka grabe yung daan dito kasi kung parang siksikan. Sa mga medyo palengke lang yan, masikip dyan. Mga medyo maraming bahay. Pero pag nakalabas ka na ng karsada ng yung malayo na. Yan, ganyan yung karsada na makakikita mo. Puro luwag. Medyo walang nag-ride ngayon, ah. Medyo malamig kasi ganyan guys, eh. Ang temperatura kanina ng maga 14 degrees. Kaya medyo nakakatamad lumabas. Plus maybe na ako lumabas. Ayan guys, pinakita ko lang sa inyo guys yung mga bike lane dito. Yung kusada. Hanggang yan, hanggang doon yan sa lahat ng daan dito. May mga ganyan bike lane. Hindi ka pwedeng pumunta dyan sa labas. So huwag ka lang sakyan dyan. Mainam na yung sumusunod guys, no? Ride safe lang tayo. Sa lagi lang guys pala, no? Suot lang tayo lagi ng helmet. Kasi kahit malapit lang ipupuntahan natin, parehas lang naman yung tigas ng karsada sa malayo saka sa malapit. Kaya rin talaga natin ng helmet guys. So ayun guys, update ko na lang ulit din mamaya. Pag rides muna ako, hataw lang ako, ah. So ayun guys, ito nga pala yung setup ng bike natin pag nag-rides tayo. Meron tayong GoPro Hero 9. Tapos speedometer guys, Brighton 530 guys. Tapos flashlight. Yan, importante yan guys, flashlight pag gabi, ginabi tayo sa daan. Kailangan natin yan. Mga pala guys, pakipakalala ko nga lang pala sa inyo din yung Brighton ko. Bago lang din yan guys, nabili ko. Medyo may parang cool bet. Nalamigan, moist, sumamoist. And guys, ngayon, ang takbo natin, 17 lang. 17 km per hour. Tapos, nakaka 22 minutes sa tayo ng pagbabike. Tapos nakaka 7 kilometers pa lang tayo guys. Kilitin natin maka 100 ngayon guys. 100 kilometer. Para medyo makargahan ng katawan natin pag nag long ride tayo. Yan guys yung GoPro natin. Tapos yung backup camera natin guys. Apple 13 Pro Max. Yan guys. Ang ganda ng video din yan, ha? I-compare na lang natin mamaya sa GoPro kung walang pagkakaiba niya guys, ha? Okay, salamat! So guys, ang hirap din nga palang mag-ride pag wala kang destination, ha? Pag wala kang pupuntahan yung bahala na.
yung pag hindi ka nakapagplano. Buti na lang, minaisip tayo na isang lugar na medyo patag lang. Tapos, medyo malapit. Ayan, nakapagod si May. Pero huwag niyo ugaliin guys yung pagbabike niyo, yung wala kayong plano kung saan kayo pupunta. Nakakapagod kasi yung mindset niyo wala din sa pupuntahan eh. Hindi ka nakapokus sa pagpuntahan mo, pupuntahan mo. Baga parang hindi ready yung katawan mo ba? Iba yung alam mo yung pupuntahan mo, maihahanda mo yung sarili mo sa pupuntahan mo. Kesa dun sa may biglaan. Yung merong iba pag nag-ride, walang tulog, walang kain, tapos biglaan na lang tayo yan sa kinong bike. Yun ang pangkaraniwan guys na nangyayari na lalas pag yung tao. Kailangan talaga pinaghahandaan yan. Kailangan prepare yung katawan mo pag mag-rides ka. Kaya ako lagi akong laspag kasi bigla iyaya lang ako pag nag-rides. Ngayon medyo kanina pinag-isipan ko na mag-rides talaga ako, kaya lang walang destinasyon. Kaya ito medyo pagod na. Kung ba ako nag-rides kaya pala guys, hindi ko lang na-video kasi nataman na talaga akong video guys. Ito medyo sinipag-spag kasi gawa naman yung YT ko, walang upload. Anoorin nyo naman ako guys, kahit na ang bilit lang ano, para sipagi naman tayo mag-upload. Okay guys ha, ingat kayo palagi. Okay guys, medyo malapit na tayo, tatawid tayo ng train station. Naalala nyo ba yan guys? Yung parang sa slam dunk. Yung parang sa slam dunk guys, may sumasara yung pintuan ng tren. Yan guys, may dadaan na tren dyan guys. Sarado yan. Guys, sabutang kausyong yan. Okay na, daan na. Kahit talaga guys sa ibang bansa, no? Mayroong tren na dinadaan sa kalsada. Dapat dun, may mga tunnel na yun eh, no? Dito, uso din. Kahit sa Pilipinas, sa Maynila, uso yan, yung mga PNR. Mga biyahe pabigol sa atin, PNR natatawag nga doon. Guys, nandito na tayo pero hindi ko na alam kung saan tayo pupunta. Hindi ko alam yung lugar na pupuntahan eh, pero tinawagan ko na yung kasama ko. Sabi, diretso lang alam daw ako dun sa tren na yun. Sana hindi tayo maligaw. Mahanap natin. So, yun guys. Update ko na lang kayo pag malapit na doon. Pag malapit na talaga akong maligaw. Hindi ko na alam yung pupuntahan ko. And chat. Okay guys, bye bye. Guys, dito na tayo. Kasama natin yung tropa natin. Sinundo niya ako sa malapit sa train station. Guys, Chime. Tumambay dito eh, no? Dami din mga cyclists ah. Pero kung hindi pandemic, hindi ganyan kadami tao dyan. Sobrang dami dyan. Pandemic kasi. Yes, hanggang dito. Ay, papasok kaya yung bike doon? Bawal ata. Kung dito lang ata sa mga buha. So, ganda dito oh. Check what? Parang ano bang kanto? Italy ba? Italy... Ban? Ano siya, tanong mo? Oh. Makita nyo na may views.
Gago! Magandang ideas guys na. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. No, 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 no. Guys, andito na tayo sa park. Parang, ano? Hindi ko alam kung anong ambience tong kana to. Parang castle siya. Parang castle siya, guys. Tapos may lawa dyan sa gilid. Yung may mga kanto guys, eh, yung may mga Juno. Ayan, Juno. Yung mga ganyang style. Ano ko, God of Kwan yan eh. Nandun si Zeus, si Zeus. Jupiter. Jupiter siya guys. Ayan. Tapos nandito si Demeter. Demeter. Ito si Hermes. Mercury. Ah, medyo nakabad na siya. Ano? Hermes. Mercury. Ayan, guys. Ang ganda dito. Lalo na siguro guys pag gabi, no? Ayan. Tambayan to ng mga ako eh. OFW na nagde-date. Nakikipag-date. Pero ako guys, hindi ako nakikipag-date dito. Pinapakita ko lang sa inyo. Nandito si Athena in Minerva. Athena Minerva. Di ko alam guys yung mga history nito eh. Pero may mga history to eh. Ito guys naman si Ares Mars. Ares Mars. May mga history to guys. Hindi ko lang alam paliwanag sa inyo kung paano yung papaliwanag sa inyo yung mga history nyo lang yun. Tapos yan guys yung lawa. Isda, isda. Guys, yung galing nila, oh. Yan naman, oh. Mga gala. Mga galang tamad na yung lakad. Ito si Apollo. Pebus. Si Artemis Diana. Yan, yung mga babae, mga nakadamit. Yung mga lalaki. Nakahubad. Mga gods of Kwan yan, eh. Hindi ko alam, eh. Guys, i-comment nyo na lang yung mga meaning nila. I-comment nyo na lang yung mga meaning nila kung ano yan. Ito si Vulcanus. Hepaetetus. Nakabulol yung mga kanila. Ito naman si Venus. Si Aphrodite. Yan si Aphrodite. Si Aphrodite. Si Doggy. Ay, lagi. Si Neptune. Poseidon. Neptune. Si Poseidon. Neptune. Yan guys. Hindi ko alam talaga mga meaning nila. Kailangan ko mag-aral pala ng mga history ng mga ganyan. Tapos si Vesta. Yan guys, yung pinaka-castle. Sa gabi, magkanto daw dyan eh. Ano ng ilaw yan? Chime Museum. Yan tinatawag mo Chime Museum. Tapos yun guys, balik ko tayo. So, ayun guys. Gusto kong gawin to eh. Yung rides, tapos papakita ko sa inyo yung mga pinupuntahan nila dito na mga pasyalan. Ito, gusto kong gawin content guys. Di ko lang talaga masimulan kasi nahihirapan akong mag-rides lalo na pag malamig, tapos nag-iisa ako. Ngayon, medyo nagkaroon ako ng konting kasipagan. Kaya ako yung nakapag-rides na. Pero kailangan guys, lagi ka lang magsusuot ng face mask, no? Ayan guys, oh. Ayan, ganun, maganda dito. Chime, tingong tigatainan ka guys. Makapit lang yan. Sakay ka ng Chime train station. Tapos, makakita ka ng taxi doon sa train station. Sakay ka lang doon. Pahatid ka na doon. Chime Museum. Tapos, yung mga tiga bandang kausyong train lang din. Chime Museum lang guys, sabihin nyo. Tapos train station ng Chime nga. Tapos gula. Tapos taxi. Ayun guys. Madali lang siya puntahan. Sa gabi maganda dito eh. Lalo na yung fountain. Ayun guys, pakita ko sa fountain. Ayun o, yung fountain na yun. Ayun, natin yung fountain. Ayun to dyan.
Gabi, may ilaw. Ayan guys, kasama ko. Pinamahan niya ako, tinur niya ako dito. At talikod eh. So, ayan guys, update ko na lang kayo mamaya. Bye bye.